Katutubong mangyan si kapatid na Dagang Barere. Isa siya sa humigit kumulang 100,000 populasyon ngayon ng mangyan sa probinsya ng Mindoro. Ang kasaysayan ng kanyang pananampalataya ay pumukaw sa aming damdamin. Kaya't nagpa siya kami na idokumentaryo ang kanyang kwento. Mula Maynila, nagtungo ang aming grupo sa pampitong pinakamalaking isla sa Pilipinas, ang isla ng Mindoro. Mula sa mahigit 3 oras na biyahe mula sa Maynila, ngayon ay natatanaw na namin ang kagandahan ng isla. Pagbaba ng barko, sinimulan namin ang paglalakbay patungo sa isang malayong barangay sa kabundukan, ang barangay ng Mansalay. Dito naninirahan ang ilang mga katutubong mangyan at kabilang doon sina kapatid na Dagang Barere. Dalawang ilog ang kinailangan naming daanan. At nang kusa nang tumigil ang aming sasakyan dahil sa lubak-lubak at mabatong daan, nagsimula na kami maglakad. Apat na oras kaming naglakad hanggang masapit namin ang tahanan ni nakapatid na Dagang Barere. Sorry. Sino siya? Nanay? Nanay po. Nanay. Magandang araw po. Magandang. Kumusta kayo? Ano? Kumusta na po? Nakarating kami dito? Yung ating mga kapatid na Popo. Taga-INCTV. Kumusta? Patama namin. Nomadic o palipat-lipat ng tirahan ang mga katutubong mangyan noon. Kilala sila sa pagiging mahiyain at mailap sa ibang mga tao. Ngunit sa modernong panahon, masasabing nagbago na rin ang dating gawi at bihis ng mga katutubo. Manan, mama! Awa ko magmama! Ang buhay po namin dito, mahirap din po dito sa amin. Kung ginagawa po namin dito, magbubungkal po ng lupa, tapos natanuman po ng ubi, ng kamote, tapos balinghoy po. Minsan po, pagka matagal po ang tag-init, tapos ang mga anyag po, wala na pong bunga. Kung magbubunga man po, makaunti na lang, hindi na po ganong marami. Kaya po, medyo kinakapos din po sa amin. Ay, tagal na dito na kami. Dito na ako ng laki. Hey, madami na aking kilikob. Dito rin kami nag-asawa. Baga dito na sa amin. Payak ang buhay ng mga katutubong mangyan na nasa kabundukan. Salat sa edukasyon dahil sa layo nila sa kabihasnan. Subalit, hindi naging hadlang yon upang matuklasan ang pinakadakilang karunungan na dapat masumpungan ng tao. Si kapatid na Dagang Barere po ay naging bunga sa pamamagitan po ng pakikinig doon sa mga programa natin, sa mga himpilan po ng ating radyo, katulad po ng Tamang Daan at ng Ang Pagbubunyag. Bumababa pa sa bundok si kapatid na Dagang kasama ang iba pang mga katutubo para lamang makapakinig sa palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa radyo. Nang makinig ko pong aral ng Iglesia ni Cristo sa radyo, bumababa po ako at hinanap ko pong ang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Tapos hinausap ko pong ministro. Ang sabi ko sa kanila,
sa pagpuproseso sa iglesia, hindi basta ganun na lang, nagtatako sa iyo eh. Bakit gusto mo mag-iglesia? Eh hindi ka pala naman nakadalo sa pagsamba, ni sa doktrina, ni sa pamamahayag. Nagulat ako nang sagutin niya ako. 2 taon na po, gabi-gabi nakikinig po ako sa programa ng iglesia. Sa 2 taong tuloy-tuloy na pakikinig sa mga programa ng Iglesia ni Cristo sa radyo, ay masasabing malalim na rin ang kaalaman nila ukol sa Iglesia ni Cristo at maging sa mga gawain sa loob nito, kaya't noon pa man ay nakabuo na sila ng matibay na pasya. Ang sabi pa, paano ka madudoktrinahan? Eh ako po'y bababa araw-araw sa takdang oras ng doktrina. Kinabukasan, bumalik, tanghali, 4 sila nakinig ng doktrina, dinoktrinan ko. Kinabukasan, sunod, yung 4 na yun, naging 7. Nadagdagang kasama pa yung ina nung dagang at kapatid. Sunod na araw, ay naragdagan na naman hanggang sa umabot sa 20 ang nagpadoktrina. Itong 20 ito, ay kapwa katutubo. Nang doktrinahan na po ako, yun po nalaman ko po ng Iglesia ni Cristo po ay totoo. Sa kanilang ginawang pakikinig, ito po'y nagbunga ng iba yung pananampalataya sa kanila, lalo-lalo na sa kahalagahan po ng Iglesia ni Cristo sa ikapagtatamo po nila ng buhay na walang hanggan. Nais ko rin pong maligtas at ngayon po at aking sambayan. Kaya po, nang ako po'y nagpabautismo, inakay ko na rin pong aking kasambahay. Nabasa lang ng lahat sa Biblia yung mga katuwanan. Ito ang tama paligtasan sa Iglesia ni Cristo. Yan pala tayo yung mga aral. Nagpasya, nagbautismo. Unti-unting lumalawak ang kaalaman, unti-unting lumalalim ang pananampalataya, palatandaan ng paninindigan. Sa 8 oras na paglalakad pababa at pataas ng bundok, sa 2 ilog na umaapaw kapag maulan, sa matatarik, makikipot at madudulas na daan. Napapagod man at nahihirapan, subalit ni minsan ay hindi sila tumigil sa pagtupad ng kanilang tinanggap na tungkulin bilang Iglesia ni Cristo. Mahirap po papunta po sa kapilya dahil po malayo. Kung minsan po nagaulan pa po, tapos lalong-lalo na po pagkagabi, mahirap po maglakad pagka nagaulan. Minsan po sa paglalakad po namin, lumakating po hindi na po namin kayang na maglakad po sapagkat bilang katawang laman, napapagod din po. Minsan po, napapahinga na lang po ka sa daan. Tapos pagka po malakas na pong katawan, medyo nakababawi na po, doon po nagtuloy na pong maglakad. Nagpupumilit po kami na makakating po. Dahil po sa gusto po namin makakating sa gusaling sambahan. Hindi lamang minsan nasuong sa panganib ang kanilang buhay. Dumating ang sandali na sa kanilang pagsamba sa madaling araw, sa kanilang paglalakad ay nagkaroon ng putukan. Sa halip na sila'y bumalik, hindi sila natakot. Patuloy sila sa paglalakad na nakayuko tuloy-tuloy hanggang sa makarating sa pagsamba. Mahirap man at salat sa pangangailangan, natagpuan naman nila ang pinakadakilang kayamanan. Hindi nabayaan yung pagsamba namin. Kahit mahirap, kahit ulan, kahit walang pira, kahit may bagyo, kahit baha pa, hindi pinabayaan ng pagsamba. Kayamanan ko, Iglesia ni Cristo, kaligtasan,
Kahit anong gawa ko, iniwanan kong mahal kang gawa ko. Ito pa ang inaala-ala ang aking kaligtasan sa iglesia. Kahit po kung mahirap, pinipilit lang po namin makarating sa bahay-sambahan. Sa aking pagsamba naman po, doon po naman po ako nakababawi. Doon po naman po lumalakas ang aking pong kaluluwa. Gusto ko pong tumupad ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo bilang mga awit. Mahalaga pong pagiging mga awit, doon po magpupuri ako sa Panginoong Diyos. Doon po ako masaya, doon ko po nasasamba ang Panginoong Diyos. Subalit may isang malaking balakid na kailangan niyang pagtagumpayan upang matupad ang kanyang inaasam. Para bagang makapang-awit kung wala kang marunong magbasa.